Hello, hello everyone. This is me again, Miss Kabayan Akwai Channel. At magandang araw po sa ating lahat. To this video ay magluluto po tayo ng napakasarap at napaka-juicy, napaka-crunchy na Chicken Joy ala Jollibee. Tingnan nyo po, napaka-juicy. Ayan, napaka-crunchy, napakasarap po ito mga kabayan. At sabayan nyo po ako sa ating pagluluto ng ating Chicken Joy ala Jollibee. Ayan, mag-umpisa na po tayo magluto ng ating Chicken Joy. Meron po ako dito ng chicken. Ayan, hiniwa ko lang po ng regular na size ang paghiwa ko po. At depende na po sa inyo kung gaano kalaki ang paghiwa nyo sa inyong manok. At ito po itong i-marinate. Meron po ako dito ng lemon juice. Isang lemon juice po yung aking nilagay. I-squeeze po natin kasi juice lang po yung ating gagamitin. Tapos lagyan natin ng soy sauce, mga 2 or 3 tablespoon na soy sauce yung ating lalagay. Tapos lagyan natin ng garlic powder. Tapos lagyan natin ng black pepper powder. At naglagay po ako dito ng chicken seasoning powder, pero kung wala po okay lang, optional lang po ito. Masarap na po kahit wala nitong chicken seasoning powder. Tapos, lagyan natin ng salt syempre, yung ating pampalasa. Tapos, atin pong halu-haluin hanggang sa mag-combine po lahat ng ating mga ingredients. At pagkatapos natin ihalo yung ating mga, i-mix po yung ating manok, atin po yung i-marinate, ilagay po natin sa refrigerator na mga 4 hours kung nagmamadali kayo. Pero kung may time kayo, much better na 24 hours po nyo i-marinate para mag-absorb po talaga yung lasa doon sa laman ng manok. Ayan, nagmi-mix na po yung ating mga ingredients. Ayan, siguraduhin lang po natin na nagko-coat lahat para pantay po yung lasa. At atin po yung takpan gamit ko ang foil or cling wrap o depende sa inyo kung anong gagamitin nyo sa pangtakip, at ilalagay na po natin ito sa refrigerator. At habang tayo ay naghihintay ng ating chicken, mag-prepare tayo ng ating pang-coated ng ating manok. Meron ako itong cornstarch, lagyan na po natin ng salt, at lagyan natin ng black pepper powder, at syempre lagyan natin ng garlic powder para masarap po yung cornstarch. Sa labas pa lang ng manok, malinamnam na po, at atin lang po yung ipaghalo-halo. At atin pong isit aside. At syempre, meron po din ako ditong egg, yung itlog, 4 na piraso yung itlog na ating gagamitin po dito. Ayan, at pagkatapos natin biakin yung ating itlog, atin pong imimix sa konti. Tapos, lagyan po natin ng konting fresh milk. Pero itong fresh milk, kahit wala na po or optional lang po ito, pero mas masarap kung may fresh milk po yung ating egg. Ayan, nagkunti lang po yung ating ilalagay, mga 1/4 cup of fresh milk, tama na po yon. At atin pong imimix ng maayos hanggang sa mag-combine. Ayan, ganyan na po yung kulay ng ating itlog, parang nagla-light yellow na po siya. At isit aside po natin, at ito nagpapain po tayo ng mantika. At ito na po yung ating chicken. Tapos na po, minarinate ko na po ito ng 4 hours. At mag-start na po tayo na mag-coat ng ating chicken. Una po, lagay po na ito dyan sa cornstarch. Atin lang pong i-coat ng maayos. Siguraduhin po natin na nababalot po yung manok. At ilalagay natin doon sa ating egg mixture na may fresh milk. Pagkatapos, ibalik po natin dito sa cornstarch. Ayan, nagkukot na po siya kasi nilagay natin doon sa itlog. Wait po yung ating chicken, kaya nagkukot po siya ng maayos. At ilalagay po natin sa tray. Tapos ipagpatuloy lang po natin yung procedure hanggang matapos po yung ating manok sa pagkukot. At syempre, nagpainit rin ako ng mantika kanina para ready to
fry na po yung ating chicken. Ayan, ganyan lang po. Continue lang po sa pagkukot. Same procedure po ating gagawin. At promise po ito mga kabayan, napakasarap, napaka-juicy, napakabango. Kasi sa cornstarch pa lang natin, lagyan natin ng timpla. May salt, may black pepper, may garlic powder yung ating nilagay. So sa labas pa lang ng ating chicken, maramdaman nyo na yung sarap at super crispy po nito. Ayan, tapos wala pong langsa yung ating chicken. Hindi po malangsa yung ating chicken kasi nga nilagyan natin ng lemon juice. Yun ang sikreto para mawala po yung langsa ng ating chicken. At syempre, hugasan po natin ng mabuti at i-drain para mag-exist po yung tubig ng ating chicken, yung blood. Ayan, ito na po yung mantika nating pinainit at yan, ilagay na po natin yung ating chicken. Ayan. At deep fry po yung ating gagawin dito sa pagpiprito ng ating manok. Kasi maganda po kasi yung deep fry kasi na balansi. Nagpapantay po yung pagka-brown ng ating manok pag maluto na. Kahit hindi nyo nabaliktarin, okay lang po. Kasi deep fry po yung ating ginagamit. At ipapry po natin ng mga 10 minutes or depende pag nag-bloat na po yung manok or lumilitaw na po yung manok, nagpaibabaw na po yun, ibig sabihin luto na po yung ating chicken. Ayan, tingnan nyo, ayan, lumulutang na po yung ating chicken, ayan, lumulutang na po, tingnan nyo, super crunchy na po siya, super bango, ayan, o yan, diba, pantay yung pagkaluto, pantay yung pagka-brown, pantay yung kulay ng ating chicken joy. Yan, atin na po yung hahanguin at ilalagay po natin sa strainer or sa paper towel para mag-exist po yung kanyang oil. Hindi po maili yung ating chicken. Kung hindi naman po talaga ito maili kasi pinainit po natin ng husto na ang ating oil bago natin ito ilalagay, bago natin pina-fry yung ating chicken. Ayan, tingnan nyo yung coated natin. Napakasarap, napakaganda tingnan. Ayan, tingnan nyo. Sa tingin pa lang, super crispy na. At syempre, tatapusin po natin yan. Yung iba, the same procedure. At ito na po yung chicken. Tingnan nyo ang kulay. At tapos na po tayo magluto ng ating chicken joy. Napakasarap, napaka-crunchy. Ayan. Super ganda po yung kulay ng ating chicken joy. Na-balansi. Ayan na po. Napakasarap, napakabango. Tingnan nyo ang kulay. Same kulay lang. Hindi siya walang nagda-dark, walang nagda-light brown. Same kulay lang po yung ating manok. Ayan, yan po ang sikreto para magpantay po yung kulay ng ating fried chicken. Dapat deep fry po yung inyong gagamitin na oil sa pagprito. Ayan, napakasarap, napakabango. Thank you so much for watching mga kabayan. Atin pong itatry. Ito, yan, super crunchy. Yan, super juicy. Ayan na po. Ayan, tama po sa pagkaluto. Super lutong. Ayan, thank you for watching mga kabayan. At sana nagustuhan po nyo yung aking video for today. At salamat sa pagpapanood. So walang sawang suporta. Thank you for watching everybody. At abangan nyo po sa mga susunod ko pong video. Sa hindi pa nakapag-subscribe ng aking YouTube channel, please like, share, and do subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa aking uploaded videos. At thank you for watching everyone. Bye-bye all.